News around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel RJ News. Hanggang sa nakita po yung mas bumunot ng baril. May kulang na pagdudulot ng baril. At pinalo sa akin, dito malo, sa ulong ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam ng mga mismong biktima na susumbo sa amin? Malas lang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang tulis na mukhang kapre. On Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. On Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na buong mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang mitis lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung magkalilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Bulbo ang pangalan, siya ang bago natin kakampi. Bold Bulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Bold Bulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Kita, kahit na alam kong galit ka sa akin, alam ko naman yun eh. Tsaka yung Mr. Quito mo, ha? Gumagwapo ka. Maganda yung katawa, Mr. Quito. Yan na, yan na, yan na. Seryoso na. Saan? Dapat intro? Di ba may intro dapat? O, live na daw. Alright! Ano ba ito? Ayun. Okay, magandang hapon o buting araw po sa ating lahat. Isumbong mo kay Tulfo na po. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 9, 2020. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po ang bago ninyong kakampi na si Bon Tulfo. Ano mo po si Kuya Mon. Kuya Mon Tulfo, ang original na sumbungan ng bayan. Ayan, magandang hapon sa magandang ating lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang hirap po ito palagit, Alin. Yes, Iwan. Yung ganitong setup, yung Zoom. Zoom. Kasi delayed ng ilang segundo. Di ba? Oo. Naga. Kaya minsan nakatunga nga pa para tapos. Masasanay din tayo kaya Mon kasi ganito na new normal na tayo ngayon. Yeah. Oo, kasi pag pumupunta kasi tayo dun sa studio, hindi tayo makapag-practice Kuya Mon at yun yung social distancing. Distancing, no. Except, nakakahiya yun. Malayo tayo. Social distancing talaga. Sobrang layo. Kuya Mon, sobra. Ate Alin, sobra. Babiyahe pa tayo, naka-face mask na, naka-face shield pa. Ayun. Ang hirap po nga. Oh, galit na galit si Kuya Mon dyan. Face shield, lalo na. hindi akong galit. Ang OA lang masyado. Ayun nga po eh. Sabi ko, uniulit ko, kaya tayo lang yung bansa sa buong mundo na pinag-uutos ng gobyerno na mayroon ng face mask, may face shield pa. Para daw, doble daw ang protection. Di ba,
Di ba tayo mo ang tanga niya? Hello? Oh, kaya mo. Pag tinamahan ka pa naman yan, ewan ko na. Mala. Meron niyang, alam ko, yung mga restaurants na nung araw merong face shield na sa mga restaurant. Mm. Especially yung mga nagsiserve. Yung mga yes, food servers. Lalo ganon. Ayun. Alam ko yung para sa tama bibig. Yung. Huh? Yung para sa bibig, Kuya Mon, yung nakaganon sa bibig, para hindi matatalsikan ng laway yung mga sinaserve niya. Ng laway. Tama lang. Eh, pero tama yung iba. Ay, saan eh. Ang hirap, doble-doble. Anyway, at isang magandang balita dyan, Kuya Mon, nagpa-flatten na daw. Lumiliit na raw ang bilang ng mga tinatama. Congratulations! Congratulations, Pilipinas! Sana dire-diretso na, sana tuloy-tuloy na to. Diba? At sinasabi yung platin, pero hindi naman totoo. Baka mamaya, ano lang nila yan, ano? Press release. At totoo pala yan, malaki. Lobo-lobo pala. Baka mamaya, etos na naman. Ganon. Charing. Alam mo yung etos na yan? 1960 yan, etos. Meron na palang bola. Salitang ganun noong araw pa. Bola. Ayan. Yan ang mga language ng mga bading. Yes. And, yung gay lingo, kung tawagin, gay lingo. Gay. Ayan. Sige, magbukas na, buksan nyo na ang inyong mga TV, ang inyong mga radio at Facebook. Anong orin nyo na po kami? Tatlo kami dito sa public service natin. Ano kayo, special partner sa TV? Dito muna tayo sa channel 224 para sa Sky Cable at channel 25 para naman sa ating mga manunood sa Digital TV Plus boxes. And of course, partner, wag nating kakalimutan, Kuya Mon and Ate Elin, tayo ron ay lumalabas sa RJ News PH on YouTube, Radyo Bandido Pilipinas and RJ TV. And of course, sa Facebook, isumbo mo kay Tulfo Official Page and DZRJ 810 AM. Yeah. Kaya sa umaabot tayo sa buong mundo. Yun. Napapanood tayo sa Amerika. May followers ka na nga eh. Si Kuya Mon. Meron nga. May kaibigan ako na nagsasabing napapanood na tayo. Yes. Sa bukod doon, marami rin tayong followers, lalo na sa Middle East. Yan. Yes, dahil doon ang concentration ng trabaho natin, Kuya Mon, telling hindi talaga matapos-tapos. Yan. Correct. Sige. Pero yung manggagawa sa Middle East, maraming na nawalan ng trabaho at pinababalik na rito. Kaya nga, pinapauwi sila, Kuya Mon. Maraming pati yung mga sa seaman, walang biyahe. Oo, walang, hindi makapunta rito. Hindi makauwi. Yes. Eh, yung nga dito sa Pilipinas na lang, papuntang probinsya, kanilang probinsya, stranded sila sa ilang mga lugar na yun na alin? Sa North Harbor. North Harbor, sa may Rizal Stadium, ngayon, sa Rizal. Libingan ng mga bayani, o sa Libingan sa Army, sa Army Gym, at saka sa sa Air Force. Sa Kalaw. Kalaw. At saka sa simbahan sa Baklaran. Yun, alam mo, pakita mo nga, hindi naman kasi natin na gawain yun. Yung nagpapakita ng mga ating mga charitable work or activity. Pero palagi ko dapat malaman ng tao para gumaya naman. Marami kasi mga kaya tayo lumalabas at nagpapakataong nagugutom. Makikita nila o mapapanood nila sa Facebook natin at saka nakalang araw pinakita natin sa video yung ating feeding
Tapos yung sa Facebook program, naman, naroon yung ating gift giving o yung pagbibigay ng ayuda doon sa mga kababayan natin. Yung ayuda, bigas yun ha? At saka, bigas. Oh. Baka sabihin, hindi lang pera. Nako. Yun, yung pera hindi. Hindi tayo pa, mga kababayan, hindi po tayo nagbibigay niyan. Pero sa in-kind, mga bigas, dilata, yan, meron po tayo niyan. Yes. Meron po tayo niyan. At salamat syempre sa mga patuloy pa rin tumutulong sa atin, Kuya Mon. Idinadaan sa atin yung pagtulong kaya, din nila. Kaya, diba, kaya nga natin sinasa publiko yung tulong. Dahil kailangan malaman ng mga donors natin, yung mga nag-contribute, kung saan napupunta yung madalang contribution. O saan napupunta yung tama? Tama po yan, Kuya Mon. Na nakakarating po ng diretso sa mga kababayan nating nangangailangan. O, at saka, tapos palad. Ginagawa ko nga, Alin, di ba? We discourage cash donation. Bigas o dilata. Mahirap. Kaya na lang, ibili na lang nila. Tapos dalhin sa atin. Mainit. Iba yung cash na lang. Iba yung donation ng mga dilata at saka bigas. Yes. Pwede rin ako kung walang bigas, kung walang dilata, walang bigas, pwede rin ako yung mga gulay-gulay nyo dyan. Diba yung sa kalabasa nga lang, ang laking laki nun. Yung gulay-gulay na yan, may madali kasi malanta ang gulay. I-dispose agad natin. Ay, mahirap. Dapat kagad. Sabi, i-dispose mo yan eh. Eh, hindi ka may tanda mo yung kalabasa na dumating sa atin. Kalabasa. Kalabasa. Libo-libo. Mabuti. Yung mga iba, kung magbibigay sa, kung maaari, dilata na lang. Kung mayong kalabasa, pwede siguro. Yes. Kamote. Yeah. Matagal mabulok. Oo. O, yung kamote. Patatas. Yeah. Yeah. Pero yung iba, baka mabulok yun eh, Alin. Hindi natin maibigay ka agad. Bagay, oo. Pwede rin. O kaya yung ginagawa natin. Pang feeding, pwede sa feeding. Yung nagbigay sa atin ng kagaya ni Laya Cruz ng Binibang. Nagbigay ng chicken, yung chicken legs, chicken thigh. O na kinuha natin, iniluto natin para pakain doon sa mga, tandaan mo, doon sa mga stranded. Nagpa-pack lunch. Pack lunch yun eh, pack lunch. Kaya nga, nananawagan ako doon sa mga kaibigan natin. Yung mga donors, yung mga kasamahan nating Good Samaritan na kumare ay bigas o dilata na lang. Correct. Para mas practical, Kuya Mon, ano, para mas saka, madaling, mas ano yung distribution, mas madali. Meron tayo kasi pambalot, di ba? Bumili tayo na. Meron tayong pang-repack. Meron tayong bag. Repack. Repackaging bags. 6,000 eco bags, di ba, Alin? Yes, yes, Kuya Mon. Na-border na tayo. Ilagay na natin yung bigas doon, patas din lata. Yes, complete set. At yan ay mairaraos din natin ng ilang araw yung pagkain na yan, yung supply. Ayan. Ayan. Anyway, tayo ay, gusto ko muna bago tayo magsimula sa ating public service, bago tayo mag-break, Kuya Mon, yung may mga request Yan daw, joke mo. Gusto nilang marinig. Kasi pinaghahanda ko si Bon. Sabi ko, si Kuya Mon yata meron. Oh, sige nga, Kuya Mon na lang. Natin tirahin natin yan. Yung bata na mga 4 years old. Tuwing ano ito, sinasamahan siya ng tatay. Sige, magdasal ka anak. O, sige. Ang dasal niya ganito. Jesus bless mommy, bless daddy, goodbye lolo, bless lola. Oh, kinabukasan namatay yung lolo. Goodbye. Oh, goodbye kasi. Sabi nung tatay doon sa anak,
bakit mo nasabing goodbye? Hindi, na lumabas lang po sa aking bibig ko. Yeah. Oh, daddy. Ganun ba? So, 1 week later, ganun na naman. Jesus, bless mommy, bless daddy. Goodbye, Lola. Namatay si Lola. Loko. Mukhang may ikis yata yung dila ng bata. May dila anghel. May krus. O may dila, hindi dila anghel, parang dila. Dila. Yung sabi nila na matalas yung bibig. Ano ba? Matalas yung dila. Matila lolo. Dila. Tapos, di namatay si Lola. Namatay. Tapos, dasal mo naman yun. Kami niya, Jesus, bless mommy, goodbye daddy. Nako. Alam mo, kinawa nung lalaki. Hindi. Doon sa opisina, talagang once a worried siya. Sabi niya, baka, kung ano ma, baka. Dahil ako, hindi siya umalis sa opisina. Baka kamatay siya. Ang bakunin. Tapos sabi nung inanap siya ngayon ng asawa niya, sabi niya, halika na rito. Eh, ano mo yan? Kasi nung dumating siya doon sa bahay, sabi niya, ba't ka ba? Eh, wala. Sabi niya, hindi niya sabi, by the way, Han, yung boss ko, namatay. Yan, namatay. No? Yung nag-meeting kami sa opisina. Yung pala si Daddy. Yung pala si Daddy. Nag-feeling lang pala tong isang to. Nag-feeling daddy, hindi pala siya yung daddy. Wow. Ayun mo, yan ha. Pinagbigyan na kayo ni Kutakon sa kanyang joke. Siguro naman, naintindihan niya yan ha. Kaya ko kayo kung kasi karamihan, pag ako'y nag-joke, tumatawa ako ng sarili kong joke. Hindi ko nagpilan. Tumatawa na rin. Tawang-tawa ka nga eh. Matawa sa kanya, joke. Ayun. Ito nakakatawa naman. Kuya Mon. Pero isang pahabol dito, Kuya Mon. Hingan daw kita ng reaksyon. O ano daw reaksyon mo dito sa ginagawang beach dyan sa may sa may Luneta. Dito sa may Baseco. Sa Baseco. Baseco. Shoreline. Oh, White Beach. Daw reaction mo. Dolomite limestone. Ang ginamit nila. Sabi nga, mayroong nakapag-comment eh. At in-adapt na rin yung komento. Eh yung mga kulay nga dito sa probinsya, mahirap madala rito. Oo. Oh. Yan pang kuwan, bakit pinagtigaan pa nila yung dolomites? Palagi ko lang dyan, alin? Saka doon sa nilugay sa may Baseco? Oo. Yung shoreline papunta na butas yun, Kuya Mon eh. Dinudurog para anuhin mo yan, yung mga tao rin, di ba yung nagtatapon sa ba ng basura sa dagat, sa ilog? Pasensya na ho kayo, mga tiga, mga lugar, kung tinamaan kayo, pero yung ugali ninyo, magtapo, miski anong, tinatapo ninyo, patay na baboy, kung ano-ano, tapos doon pa kayo kumisan, umi-etchas doon sa dagat. O, anuhin mo yung... kaya? Yung iba naman ko yung binabalot sa plastic bago itapon. O, itatapo pa rin sa dagat. Pero alam mo naman, this time, Kuya Mon, hindi na nila bababuyin yung dagat dahil maganda ang itsura, malaboraka. Hindi ako naniniwala dyan. Nakakahiya naman babuyin pa yun. Alin, hindi ako naniniwala dyan. Kasi yung Pinoy, lagyan mo ng yung pader mo, bawal umihi dito, ang panghi.
Oo. Diba? Lagyan mo. Isa. Bawal umihi. Bawal umihi. Okay. Tapos makita mo, may iihi doon. May iihi. Lagyan mo kahit anong gawin mo. Bawal magtapo ng basura. Ilalagyan nila. O, wag magtapo ng basura. Ilalagyan nila dyan. Abo ko, yung klaseng lahi tayo. Huwag naman. Kuya Mon, bigyan naman natin ng ano. No? Bigyan naman natin ng na pagkakataon itong mga residente doon. Bali mo naman, kaya mo, sa nagandahan sila eh. Hindi naman na nila siguro gagawin yan. Pero bali mo naman. May joke ako dyan. May joke ako dyan. May joke ako dyan. Tawa yan, sige. Amerikano, palagi siya gumabalik dito. Kasi meron siyang girlfriend dito eh. Di pagdating niya sa Naiya, sabi niya, take me to Pasay. Pasay. Sabi nung taxi driver. It's called Tumay. Tumay, yeah. Sabi nung sir, I don't know where that is. Can you drive? Siya nagkaroon ng direksyon. Ang laki-laki doon sa may pasyero. Oh, this is Tumay. Ay na. Puro yung pader. Nakalagay, bawal tumay dito. Tumay. Yun ang palatandaan ni Mark. Yun ang landmark niya. Oh, yun ang landmark na. Oh, yun. Malapit pala doon sa bahay. Bawal tumae. Tumay. Bawal. Sayang naman, Kuya Mon, yung budget. Abay, 389 million. Ang ginagawang beach na yan. Kaya nga, maraming nagagalit, partner, Kuya Mon. Ano, tama ba, Kuya Mon? Actually, gusto ko malaman, Kuya Mon, kung ikaw... Kaya nga ginastos? 389 million. Nahati yan. Okay. Pumunta ron sa kung ano kung may idea niyan. Project to ng DENR. Hindi. Wala na akong sinabi. Sayang baka naman. Baka hindi na naghihirap ngayon. Ha? Marami daw mapapakain pa raw ng mga kababayan natin, Kuya Mon, yung mga against dyan. Kasi nga, napakalaki daw budget. Wrong timing daw. Oh, dahil may pandemya. Yung, yan, dapat ginastos yan sa pag, sa ayuda. Ayuda, dito sa pandemya. Wrong timing nga daw. Bakit inuna pa yung beach na yan, eh na may problema tayo dito sa pandemya. Sana raw, pinagpaliban muna. Pwede namang kuhanin. Pinagpaliban. Sabi ka nila, there's a time for everything. Correct. Napaka-insensitive daw. Sigisuhin mo na, yung mga taong naghihirap, nawala ng trabaho. Correct. Napaka-insensitive nga raw. Eh yung nilagay dyan na dolomite, eh nakakadulot din pala ng sakit sa tao yan. Abay sa ano rin. Ito yung durog na mga bato, ano? Limestone. Yeah. Dolomite limestone. Yes, yes. Dolomite limestone siya, Kuya Mon. Maria. Correct. Eh, pag nalanghap daw ng mga magbe-beach yan, kaya pag magbe-beach ka, naka-face mask ka pa rin. Kasi hindi pwedeng malanghap dahil magkakasakit ka sa damay mata. Damay mo ng face shield. Saan ba ilalagay yan? Sa Baseco po. Baseco. Eh, ano yung... Kuya Mon, yun po yung shoreline ng ano, ng Baseco, Pierre, papuntang Navotas. Yan yung maraming squatter, di ba? Yes, tinanggal yung mga squatter. Tinanggal na po doon. Bato-bato. Tinanggal na po. Man, huwag magagalit. E yan ang, dyan yung mga tao na nagtatapo ng kanilang mga tae dyan sa dagat. Yung mga dumi nila. Hindi na. Bantay sarado na daw, Kuya Mon. Bantay sarado na. Bawal na magtapon ng tumay. Ay, nako. Hindi ako naniniwala dyan. Bawal na ang tumay. Nung mga tumay, bawal na magtapon ng mga... Diyos ko, Lord. Sayang naman. Dinadala dito sa Maynila ang Boracay.
Boracay. Ayan. So, may isip yan, may pagkakulang. So we'll see. Eh, pinapatigil ito ng mga nagpipetisyon pero tuloy. Tuloy daw, sabi ng DNR. Ang pagpapaganda. Kaya, kailangan matapos yan eh. Of course. Napag-umpisa na, partner, Kuya Mon, eh, pero, kailangan na siguro nilang tapusin din yan. Sayang naman din. Diyan na yan eh. In-improve na lang sana nila yung kalagayan ng mga nasa Baseto. Ayun, mama. Correct. Oh, instead na gano'n, ano, sabagay. Nag-erect. Paglagay sila ng mga public toilets, di ba? Mm. Walang, mga iba dyan, walang toilet eh. Wala, dito, wala talaga. Diretso sa dagat ang tumay. Correct. Mm. Actually, pwede ko bang, ano, partner, ikaw tong si, ano? Marami dyan, walang kasilyas eh. Lagay na lang ito. Magdala na lang sa'yo. Ito, public toilet. Actually, speaking of ayuda pala, partner, Kuya Mon, mabanggit ko na rin. Pwede ko ba banggitin yun, partner? Partner, nawawala ka. Kahapon, nandi. Partner, yan. Yes. Partner, di ba meron tayong, hindi na nababanggitin, political figure na bumisita sa atin dito sa Kuya Mon. Kahapon. Kahapon. At Kuya Mon, nabanggit niya sa lugar daw niya sa Negros eh wala daw tilapia. Hindi daw anong tilapia, hindi kinakain. Ang produce daw po kasi doon sa Negros is fresh seafood from the sea. Yeah. Okay. So ngayong pandemya, hindi ngayon mapagpalaot itong mga mangingisda, kapatid nating mga mangingisda. Ngayon, ang ginawa ng initiative nitong political figure na ito, ang ginawa niya, sa isang barangay, ewan ko kung ilan, 16 barangays may hawak niya na mga taga-bundok eh. Instead na magbigay daw ng pera, kasi sinubukan niya, pero wala nangyayari. Ang ginawa niya, meron siyang, naggawa siyang isang parang mini palaisdaan. Yes, tapos sa mini palaisdaan, nagpahukay siya sa bawat barangay na yon. Merong ano, tapos nagbigay siya ng libreng fingerlings. So yung fingerlings yan, syempre manganak, magkakaroon din ng cycle. Manganak yung mga isda, kuning isda, magkakaroon ulit. Manganak. Ang galing ng initiative nung ano nung political figure na yun. Tinuruan niya mga isda yung mga tao. Sabihan, give a man fish and he will eat for the day. For a day. Give a man a fishing gear or teach a man to fish and he will eat for life. For a lifetime. Correct. Tama yan. Magaling yan. Magaling yung mga ginawa. Ano yun, Kuya Mon? Magaling yung ginawa ng project niya. Sana gayahin din ng ibang lugar yan. Sana gayahin din ng iba. Ang galing. Kasi taga-bundok daw eh. So there is no way na makapagbigay siya ng ano, kundi pera. Walang ibang paraan eh. So ginawa niya, ganun pala. O sige, hukay kayo dyan. Gawa tayong fish pond dito. So yung budget ng gobyerno, binigay. Opo. Alin, Bon, ako'y hindi ayon doon sa 4P. 4Ps. 4Ps, opo. Ng DSWD. Sa mga mahihirap. Yeah. Antawid program. Natin na magiging tamad yung tao. Paramihan sa probinsya. Magkami yung 4P, di ba? 2,000? 2,000, asahan nyo yung panbuan. Isang buwan. Alam mo, pagkatapos yung makuha yan, nagsusugal, iniinom niya, sinusugal o iniinom yung pera. Yeah. Totoo yan. Alam ko na kung, alam mo lagi sinasabi yan, partner. Hindi, yan ang, bukod doon, partner, lagi sinasabi ni Kuya Mon yan, hindi daw kasi pinaghirapan yung pera. Kaya pag tinanggap, kung nagsusugal, nagiinom, nagkukung ano-ano, kasi hindi pinaghirapan. Yeah. Yung, lain mo, walang kahirap-hirap, di ba? Ito kasi, Baba, 2,000 yun ha. Kung ako, payag ako. Total, darating yan, yung 2,000 na yan. Yung iba, naiutang na nga nila in advance yan eh.
Tama. Tama, tama. Ay, nako, mga nga naman ang Pinoy. Anyway, sige, basta tayo dito sa ating service. Ay tuloy-tuloy ang ating serbisyo publiko, Kuya Mon. Magbe-break lang tayo sandali. At sa ating pagbabalik, tambok na ang ating mga nakalainap na sumbong, rape dyan sa Batangas, at tungkol sa bigas scam, at yung magpapasalamat tungkol dun sa reklamo sa ospital. Magbabalik ko kami ni Kuya Mon at ni Kuya Bon makalipas po ang ilang paalala. Oras na natin, alas 3:28. Tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness, lahat na soap, we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong mag-alilangan. Handang handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Fierce, fast, and on the go. Meet the fearless reporters of Teleradio Bandido TV. Celestino Jojo Sikat, Vance Fernandez, Rene Maliwat, Boyet Guillermo, Joseph Javier, Jimmy Mahusay, Dan Tordebelias, Felix Tambonco, and Romel Madrigal. During a crisis, you need timely and up-to-date reports from the Teleradio Bandido team daily, plus on Reporters Hour, weekly 5 p.m. to 6 p.m., except Tuesdays, on Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, DZRJ 810 a.m., Facebook.com/DZRJ 810 a.m., and on YouTube, Channel RJ News PH. Good News Pilipinas with host Francis de Guzman is advocacy in action, which brings to you exclusives to enhance life's values that really matter. This baby, program... I'm home! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Meron naman. Naman, kunti lang. Alright, we're back on air. Alright! Yes, partner, Kuya Mon. Ayan. Yes, nagbabalik na po tayo. Alas 3:31 na po ng hapon. Partner, may babasahin ka dyan. Yes, meron tayong safety reminder. Yan, alam nyo bang masama at ipinagbabawal ang pagtatanim ng mga puno o mga halamang mataas? Halamang mataas ang tubo malapit sa linya ng kuryente. Ito ay nakakapinsala sa mga paligid nito at maaari din itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. Ang mahuling lumalabag dito ay may karampatang parusa tulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na di bababa sa 50,000 pesos. Yeah, 50,000 ha? Pakipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP.
Yeah. Parang may bago tayong kasama. Mukhang kilala ko yan ah, yung ginagaya mo. Bigla na lang lumabas. It came out naturally, Kuya Boy. Eh, Kuya Mon. Lumabas bigla eh. Asa ba yung shades ko? Ma, di ba, nagdito. Joke lang. Ma pala, hi to my uncle. Kilala niyo na siya. Ano ba? Ay, ano, may mga nagte-text tawa dito. Tawa raw sila ng tawa. Okay. Tawa-tawa sila sa'yo. Sa joke, tapos, sa joke ba yan? Sa joke. Yes, yeah, sa joke. At saka dito, ayan, yung pinag-uusapan natin, madumi. Yeah. Madumi pala. Madumi daw sa Baseto. Iba naman madumi sa katumi, talagang... Pareho lang yan. Sabi ni Jordan Red. Sabi ni Jordan Red, ang gara ng code name ng Ebak, bago yan ah, Tumay. Tumay. Agayahin na daw nila yan. Ayan. Tumay or Tay. Oo. Ayan, marami na nanonood sa atin ngayon sa ibang bansa, sa Caloocan, sa Leyte. Ayan, happy listening po sa inyong lahat. Ayan, sa ayun, happy listening. Yeah. All right, yun tayo sa unang sumbong natin, Kuya Mon. Ito yung rate taga Santa Rosa, Laguna, itong si ate, na napadpad ng Batangas, Tanawan, Batangas. Ala eh. Ito yung bago mag-lockdown. Ala eh. Malaw siya doon. Dinala niya yung mga kamag-anak niya. Kaya ang nangyari, pagdating niya doon, eh laya na pala yung isa niyang pinsan na nakakulong. Lumaya na. Nakukulong. Eh yung ex-convict na kuya niya, kuya-kuya, sabik na sabik. Nako. Nakita siya. O sige nga, pakwento na lang natin dito kay ate. Yung kung paano ang nangyari. Sige, narito po. Pakinggan muna. Nagre-reklamo po ako sa pinsan ko. Gawa po ng rape niya po. March po. Nag-umpisa po niya akong galawin. Tapos, paulit-ulit na po nangyari. Kahit po sa banyo, ginagalaw niya po ako. Pag naliligo po ako, alas-das po kasi ako naliligo. Kasi po mga kapatid po niya, nasa taas lang po, hindi po nababa. Pati po yung nanay niya, natutulog. Hindi po natutulog, may pinupuntahan. Kaya po nangyayari yun. Pero po nung ano, nakiusap po ako sa kanya na kung pwede, tigilan niya na po. Kaso hindi po niya Bakit nandoon ka sa Batangas? Anong ginagawa mo doon? Bakit kasama mo sila sa bahay? Pumunta lang po ako doon. Sana pa dalawang araw lang po ako doon. Eh, inabot po ako doon ng lockdown. Kaya hindi po ako makauwi. Yun. Inabot ng truck ba? O bus? Inabot sa lockdown. Dalaw lang eh. Lockdown po. Saka mag-anak. Oo. Yung soste kuya mo na nice. Ex-convict. Si Brian Lopez. 31 anos. Ilan taon yung biktima? Yung biktima ay 39 anos. Oh. Hmm. Bakit hindi tapos niya, ito. Maraming beses siyang na-rape eh. Marami. Tuwing hapon, kuya mo, may oras. Tuwing alas dos ng hapon. Nako. Kasi yun yung oras ng ligo niya. Ligo? Oh. Oh. Pero bakit ligo. Hindi ni-report yung unang-unang hindi niya agad ni-report o ni-report sa report. Sana. Kasi daw sinasaktan siya, binubugbog siya, tinatakot siya. Nagka-tsetsempo naman. Yung nangyari yun. Tuwing maliligo siya ng alas dos, wala, nag-aalisan. Tapos yung nanay din, aalis din. So, baka nangyari, siya lang mag-isa. Baka naman talagang sinasadyang umalis para... Ang kinapain? Baka yung may panahon yung lalaki na... Yun. Oo, eh syempre, itong si Kuya Brian, eh, matagal din sa kulungan ito. Malaman tigang. Ilan taon yung buwang na yan, yung Brian? 31 lang.
31. Sila. Oh, sinasaktan De, daw 39, siya. 39, Kuya Mon. Yun siya. Oh, sinasaktan daw siya kapag pagkatapos pa, pagkatapos pag ayaw niya pumayag, pag tumanggi siya, sasaktan daw siya nito. Narito pa po ang pagpapatuloy ng kwento. Ayan. Sinasabi ko naman po sa kanya na tama na, pero hindi po niya tinitigilan. Ano bang ginagawa niya sa'yo pag hindi ka pumapayag? Sinasaktan niya po ako. Paano pa nanakit? Isa po, sinusuntok niya ako, sinasabunutan niya po. Wala bang nakakakita na sinasaktan ka niya, na may ginagawa na siyang hindi maganda sa'yo? Wala po. May napagsabihan ka ba nito? Meron po, pero yung kapitbahay po na. Hindi ka ba nagplano na magsumbong sa otoridad para mapanagutong si Brian sa ginagawa niya sa'yo? Hindi po, kasi po natakot po ako eh. Pinagbantaan niya po kasi ako. Yun. So, ay, yung palang dahilan niya. Sinasakdan daw talaga siya. Pagka sasabihin niyang tigilan na siya o ayaw niya. Hindi na nga niya mabilang kung ilang beses eh. Partner, ano may tanong pala ako? Partner, meron pala akong tanong. Ano naman ang bat naman nang napalaya itong Brian na to? Ano bang kaso nito dati? At na-serve na niya yung kanyang ano eh, yung kanyang kaso. Bata pa tong Brian na to. Ilang taon bata sa 31 years old. Babae, ilang taon yung babae? 39 po. Come on. Pinsan pa niya. At ang kaya naman nakakuha siya ng pagkakataong makapagsumbong nung pumwede ng bumiyahe. Ah, okay. Pwede na siya umuwi ng Laguna. Doon na siya nagsumbong. Narito po. Anong nag-udyok sa'yo? Bakit ka nagsumbong? Na ano ko po kasi yung sarili ko na yung nawala na po yung lahat. Yung parang paramdam ko po kasi nawala na yung respeto po sa sarili ko. Baka po parang nawala na po lahat yung sa akin. Kaya po naisip po na magsabi po sa kapatid ko, tapos samahan po. Ano bang gusto mong mangyari dito kay Brian? Gusto ko po sana mapanagot siya sa ginawa po niya. Sana po matulungan niya po ako. Kasi po nahihirapan na po ako. Hindi na po nakakatulog sa gabi. Yan. Talagang nag-iiyak na siya kasi hindi daw siya mapa. Wait, merong tanong. May mga pinakita ba niya mga pasa niya? Yung mga pasa, medyo magaling na kasi Kuya Mon eh. Magaling na kasi nung mga ano pa to eh, medyo matagal na rin ang lumipas. Eh, March, hindi daw siya makapagpatulog. Kasi nga, na-lockdown siya. Hindi siya nakauwi doon sa kanila sa Laguna. Bawal pang bumiyay eh. Nung makauwi lang siya, tsaka siya nakapagsumbong. Ngayon, at dahil hindi daw siya makatulog, di siya mapakali. Tapos parang feeling niya buntis siya, Kuya Mon. Hindi pa siya nagpe-pregnancy test, pero may nararamdaman siyang kakaiba sa katawan niya. Ano ba yan? First cousin niya? First cousin? First cousin. Mm-hmm. First cousin niya to. Oo. Parang rape ng kapatid. Tama. So, tanda pa naman sa kanya. Ate niya to eh. Ate, oo. Oh. Kaya naman, ginawa natin bilang action Kuya Mon, nakipag-ugnayan tayo sa police station. Diyan sa Tarawan City Police. At nakausap po natin si Police Colonel Victor Sobrepeña para isumbong itong pangyayaring ito para makasuhan, mabigyan ng hustisya itong sinapit ni ate. Narito po. Basta lang clip. Yung clip ni Colonel. Oh, ano nangyari? Wala. O yan. Anyway, pinasamahan na to Kuya Mon, nandun na. At sa kasalukuyan, eh, minimedical na siya. Nandun na sila ngayon sa Batangas. Ano nangyari ni Colonel?
Yun nga, pero pinapupunta niya doon ora mismo itong wala, biktima. Wala yung tape recorder, yung tape. Ayaw mag-play, Kuya Mon. Ayaw mag-play. Pero meron, Kuya Mon, nakausap ni Desa itong si Colonel para nga ma-actionan itong sumbong. Hmm. At ngayon, sabi ni Colonel, pumunta na daw sa kanya sa lalong madaling panahon, today, ngayon, itong biktima para maipamedical niya, para makuha na affidavit. Mm-hmm. Yeah. So sa kasalukuyan siguro sinasagawa na yung medical. So we'll see, ipa-follow up mamaya ni Des, hindi lang makausap ngayon kasi may pinoproseso pa sila ngayon sa police station. Mamaya ipa-follow up niya kung ano. Hindi ko maintindihan, pinsan mo gagahasain. Oh. I mean kahit na ibang tao magagahasa ka hindi ko alam mo yung mga nagagahasa may kulang yan sa pag-iisip, may tama yan sa pag-iisip. Ma'am, may sakit. Tama po. Eh, pwede naman siyang maglaro na sarili niya. Diba? Oh. Yun nga, Kuya Mon, eh. Yun nga nasa isip ko. Parang pwede mo namang kunin. May raos yan. May raos nun. Pagkatapos nun, okay naman. Partner, mic. Hindi masaya, yeah. Kuya Mon. Ang magsarili lang. Ayun lang. Siguro nalungkot kaya. Pero kahit na, wala, hindi pa rin dahilan yun para... Mahina. Hindi pa rin dahilan yun para mang-rape. Naglalaro ng sarili. Makuha na maganda ang imahinasyon. Mahina. Bumus. Mahina ang imahinasyon. Yun. Marami. Iba ang cellphone, no? Iba iniisip niya. May cellphone, no? Ay, nako. Ibang iba, eh, dami. Ang dami nga. Kung ang imahinasyon mo ay magaling, malawak. Malawak. Makulay. Yung imagination mo, di ba na kailangan? Tama. Pag tinigas siya, tinigas ang kat, hindi eh. Ayun. Kaso itong suspect na si Brian, kailangan talaga may kapartner. Yung kanyang pinsan, life imprisonment siya. Balik na lang siya. Balik na lang. Just, baka namimiss niya sa loob, Kuya Mon, partner. Balik ulit siya sa kulungan. Malamang namimiss siya sa loob. Sabagay, maraming mga nakakulong na ayaw na nilang umalis, lumabas. Gusto na nila doon. Maganda ang buhay doon sa loob. Paikot-ikot lang doon. Meron nga siguro talaga. Makain sila. Libre magkain. Nakakausap. Guardyado ka pa. Guardyado ka pa. Tama ka pa, di ba? Tama. Na kailangan magbanat ng buto. Hindi na. Dun-dun na lang. Ayan. Anyway, sige. At pamayanan muna natin, ha. Susubaybayan muna natin yung kaso na yan. At patuloy po namin kayong bibigyan ng update. Samantala, dito tayo sa pangalawang sumbong. Ito na tayo sa Bigas Scam. Si partner Bon mismo ang humawak nito, mga kaibigan. Ito po yung mga nauuso dahil din nga yung mga ayuda-ayuda. Nauuso yung mga bilihan ng mga bigas. Libo-libong bigas, di ba? Ito, niladang bigas. Ang mga in-order. Metric tons. Sa likod pala niya, may mga lokuhan. May scam pala sa ganyan. Meron. Sige nga, pakinggan natin ang sumbong. Nick Liofe, narito po. Dumudulog po kami dito sa tanggapan nyo dahil po sa panluloko sa amin. Parang iskam mo na masasabi kasi po nagnegosyo kami ng bigas, trader po kami, na bumili po kami ng produkto, hindi naman kami basta nagtiwala sa tao lang. Doon kami nagdeposito ng pera namin sa malaking kumpanya. Ngayon po, sa mula ng August 5 hanggang sa August 10, yung pagdideposito namin ay umabot ng more or less 20 million. Yon! Malaking halaga para to. Laki. Na bigas. Malaki. Sobrang laki. Actually, ang problem... Ano action ang ginagawa mo dyan?
Hindi, actually, Kuya Mon, ganito nga yung nangyari. So, doon sa 20 million na yon, yung paunang 10 million, nailabas pa ng kumpanya. Maayos yung naging usapan nila na ahente. So, expectedly, gusto nila makuha yung the other half. Which is yun naman talaga ang dapat, di ba, pangako. Eh, nangyari, Kuya Mon, partner, pinabukas-bukas na sila na ako, ganyan-ganyan. Yung truck daw, naplatan, nasiraan daw, ganito-ganyan. Ito daw, ganito, bukas na lang daw. Ayan, nagkapikon-piko na na hanggang sa umabot sa hindi pagkakaunawaan. Yun. So, eh, yung mga ahente, minsan yung mga panggulo yan eh. Panggulo sa transaksyon yung mga ahente. Diba? Yun. Sige, pakinggan pa at lang. Ang pagpapatuloy na sumbong, narito po. Ayan. Si Des, style nila dyan, sila yung mga ahente nung kumpanya, hindi ka daw kaagad-agad makakapasok sa kumpanya. Ah, pero parang ngayon, broker po siya. Broker pa siya ang dapat. Opo. Ito niya, mag-deposit ako ng pera sa account niya, pangalan niya, meron siyang trader na pinagdi-depositohan sa akin, dito na lang daw sa ganito, marami siyang binigay sa akin. Sabi ko, ayoko. Ang gusto ko, kung saan yung kumpanyang may-ari talaga ng bigas. Kasi di ba safe tayo pag ganun. Okay. Pasensya na ka ako, gusto ko doon ang bayad. Ngayon, kinukuha na namin yung bigas namin dahil may 7,000 bags po kaming natira. Eh, ibig sabihin nyo, hindi nyo ho nakuha sa tamang oras. Hindi po talaga. Makumpirma to, nasa ng ano namin. Kasi basta kami, alam namin, nasa kumpanya yung pera namin. Kung ano man ang problema. Pero mo, gusto nila diretso doon sa talagang may-ari ang bilihan. Actually, partner, Kuya Mon, ang nangyari dito, so ngayon hindi sila nagkasundo ng ahente. Hindi ngayon na-depositahan ng pera ngayon yan. Ngayon, dineposito naman ngayon sa kumpanya. Ang problema, yung kumpanya nakipag-usap doon sa ahente. Iyon ang masama dyan. Na-release ngayon yung bigas. Na-release daw yung bigas sa ibang tao. Yan ang sabi ng ating complainant. Na-release po yung pagpapatuloy. Ayan. Kasi nung una naman, tatlong araw naghintay, okay. Pero dumating na may produkto. So si Mrs. Chu, in-acknowledge niya po ba yung sinasabing pera po na i-deposit po sa kanya? Opo, in-acknowledge po niya. Nasa account naman daw talaga nila. Okay. Sabi ko, bakit niyo po ni-release kay Deselita? Po ba nandiyan naman yung pangalan na nagdeposito kasi check po yun eh. Nagre-reflect yung pangalan ko. Kung sino yung nagbayad. Tama po? May tanong po, nagbigay po ba kayo ng SPA dito sa Deselita para maglabas wala po ng produk? Wala po. Wala po kayong kahit usapan? Kahit ano po, wala. Kasi po, kaya kami nakabantay sa bodega kahit nung nakakapaglabas kami kasi gusto ko sa amin ilalabas hindi sa ibang tao dahil hindi naman basta-basta yung pera. Nagulat po kami kasi wala na daw kami nung bigas na ilabas na daw ni Des. Bakit po malalabas ang bigas namin? Bakit lalabas yan? Hindi naman kami naglalabas sa inyo. Sino ho ka kung naglabas? Nalabas na eka ni Des. Kaya hindi ho kami papayag dahil kaya kami sa kumpanya nagbayad. Yun. Sila nagbayad, iba naglabas ng bigas. Yun. Ano ba ito, partner? Ano, local na rice o imported? Actually, sabi nila local daw. Pero ang alam naman natin, most probably imported 'yan. Kasi yung in-order eh. So ang nangyari niyan, Kuya Mon, opo. Ito ba yung kaso parang kasong salisi? Parang ganoon po. Opo. Nasa lisi ang masama. Bukod doon, partner Kuya Mon, parang ayaw pa aminin ng kumpanya at nung ahente yung ugnayan nila. Ayaw. Kasi nagkakaipit-ipit na sila eh. Pero nangyari naman, good news pa rin naman, nagkita yung biktima, sinamahan ko personally at nag-usap sila kasama ng ahente, kahit papano naman may nangyari naman na maganda dun sa usapan nila. Bago yan, siyempre natakot muna yan kasi abay dinala na natin sa NBI yan. Di ba partner? Pinarating na natin. Ayan, pumunto. Humingi rin ako ng tulong. Sa NBI, NCR. Sa NBI, NCR, kumingin na rin kami ng tulong pagkatapos noon. Dumiretso na kami doon sa impilan nung may-ari nung bigas. Ayan. Yun. At doon, nakaharap nyo? Sino mga nakaharap nyo doon, partner? Yung may-ari mismo. Yung may-ari mismo at saka yung
tinatawag nilang des na tao na para nag-ahente daw. Hindi niya tunay na pangalan. Yeah, doon sa kung ano po yung nangyari sa harapan o doon sa sinasabi ni partner na nagpunta sila doon sa kumpanya, narito po. Ang gusto po namin mangyari ay ibalik po niya sa amin yung perang i-deposit po namin sa account niya. Okay. Na yung sinasabi niyang hindi na, wala na kasi na-release na nila sa ibang tao. Okay. Wala kami na-receive sa kanila. Pero ho namin yun pumasok sa kumpanya nila. Basta lang niya sasabihin na wala na. Ganun lang ho kasimple sinabi, wala na. Binigay na namin kedes na i-release ni. Ngayon sabi ko, hindi ho basta-basta i-deposito namin sa inyo. Bakit nyo pinabayaan na lumabas yan nang wala kaming consent? Eh, hindi ka naman kita kilala eh. Teka, hindi kita ano, desides ang ano kilala ko. Kahit na ho, di ba? Ako yung nakapangalan sa inyo. Ayun. Oh. Siyempre gusto niya mabawi yung pera. Ba, 20 million? Tama ba? 10. Bali 10 na lang. Parang 9 point something. Ni-round off ko na. 10 million na lang. Ang daming bigas noon. Diba? 7,000 bucks. Mm. Ano ba ito? Pang-ayuda? O pang-negosyo? Yung dinonate ni... Pang-negosyo yata. Dinonate ni Kim Wong na 2 million pesos sa Isumbong para ipakalat sa mga naghihirap. Ang dami bigas natin yun. Yes. Oo. Oh. Oo, yan yung nare-repack, ire-repack natin. Oo, oh, in fact, ilang beses na tayo nagbibili ng bigas. Dami pang ilang batch na yan. Ang dami na. Oo, oh, marami. Marami na, ho. Tuwing darating na bigas, eh, may mga kumukuha naman. Tama. May mga mapagsamantala lang. May mga mapagsamantala lang talaga, no? Pag ganito mga... Parang ganun. Kailangan. Panahon ng krisis. Yes. So maganda nga, sabi mo pa niya, maganda ang naging resulta nitong harapan na ito dahil naibalik ang dapat ibalik. Narito po. Sa kanila. Madam, good afternoon po ulit. Good afternoon po. Ayun. Kumusta naman po yung naging kaso natin po kanina? Thank you very much, Sir Mon. Alam mo, wala na talaga akong pag-asa. Diyos ko, yung pera namin eh. Matangay na ng sindikato. Eh, pero ngayon, sa tulong mo, sa tulong ni Sir Mon Tulpo, ay talagang eto, na-action na namin at nakapagbayad sa amin. Hindi pa man gulpe, pero nakapangako naman siya ng 1 to 2 weeks. At least nakuha na namin yung talagang dapat na makuha talaga namin. Nagkaroon ng confrontation ng kote at buti naman po na kahit pa paano, nagkaroon na po kayo ng kasunduan. At least po, sir, naiano nyo. Na-initiate yun ng maayos. Yun, yun. Kasi talagang, ano na, makakakba. At least po, nandiyan kayo. Ayan, at least, okay na. Salamat, salamat, Sir Mon. Okay, okay, ha? Okay, at God bless po. Okay, salamat. Thank you po. Okay, thank you po, Ms. Rodriguez. Salamat po. Thank you. Good job, partner! Good job, ba? Good job. Yan. Oh. Salamat po. Thank you, partner. Thank you, Kuya Mon. Uli niya ba? Check yung... Ano po? Ha? More than half cash, cold cash binayaran. Tapos nagbigay sila na siya ng guarantee check. Of course, kasi unang promissory note lang eh. Hindi po ako pumayag, Kuya Mon, partner. Kasi po, baka mamaya kasi mahirap na. At least meron tayong habon doon sa tao. Pero nakakausap ko naman na yung tao, sinabi nung nag-usap kami, in good faith naman na daw siya kasi ayaw niya talaga ng problema. Meron siyang check na na-issue. Opo, bali tatlo po 'yon. 3 staggered payments. Pwede natin siyang panghawakan. Pag halimbawa tama po. Istafa na 'yung nagbayad. Opo, opo. Kasi nakiusap siya, ayun 'yang kaso. Ayun 'yang humarap sa camera. O sabi ko sige, okay lang. Kasi para naging internal arrangement na lang eh. Pero okay naman po 'yung naging internal arrangement. Sige. Okay. Wala ka na namang partner, hindi ka namin marinig. Areglado. Ayan. Areglado. 'Yon ang magandang term diyan. Areglado. Areglado. Ayun. So sa mga yung mga ganyan transaksyon, diretso na lang doon sa mga lihiti mong talaga magbibigas. Yung mga kilala. Wala na mga kilala. Para hindi na kayo magkita ng mga pulo, 'di ba?
Actually, partner, kaya Kuya Mon, talaga nung nandun ako, nagsisigawan sila, guwawala. Ay, naku, ayun. Sana, yan. Hindi pa. Joke lang. Eh, sana ito maging silbing aral po yan, mga kababayan, sa ito, mga negosyante, at of course din sa mga may-ari ng bigas, na sana naman, maging maingat po tayo sa ating mga... Huwag magpapabiktima at huwag mambibiktima. Yun. Oh, sa mga maloloko. Ayan. Ayan. Ayos. Very good. Sige. Very good. Okay. Very good, partner. Salamat. Eh, paano ba yan? Kapusa tayo sa oras. Yung isang sumbong natin eh, bukas na lamang po natin itatampok ha kasi kulangin na ho tayo. Adyo, busa tayo oras. Maraming salamat po sa mga sumubaybay ho sa amin. Ang nanonood ho ang nanay ko, mother, at saka si Tito Ding, hello. At maraming salamat sa buong mundo. At dito sa ating mga kasamahan dito, yung mga complainants natin nakikinig at nanonood. Happy listening. Bukas mo ulit, isang bumukay Tulfo. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po ang bago niyong kakampi na si Bon Tulfo. Ako naman po si Kuya Mon Tulfo, ang original na sumbungan ng bayan. Alright. Sabay-sabay po tayong sabihin. Pinoy, mabuhay ka. Pinoy, mabuhay ka. Pagpagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, pagpagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang witness, lahat masok. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those